Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating print and cut. So meron lang tayong nakitang post dito sa Cameo Group PH Forum, no? Sabi niya dito, sa mga nakaka-relate daw, nagtatanong siya or nangihingi siya ng tulong. Ang printer daw na gamit niya ay Epson 1100 Printer Pigment Ink. Bakit daw kasi? Kahit daw na kaka-head clean lang daw niya, bigla-bigla daw nagla-light yung kanyang print out output. So yung una daw niya print, eto yung nasa ilalim na mapapansin naman natin, talagang matingkad yung pagkakulay pink. At yung pangalawa daw niyang print ay yung nasa taas na mapapansin naman natin talaga na nagpusyaw or medyo lumabnaw yung kulay na pagka-pink niya. Sa mga nakaka-experience nito, no, kapag ka nag-print kayo na una maganda yung kulay, tapos sa pangalawa ay pumangit na or nagkulang yung kulay, yung parang pumusyaw kagaya nga nito. Sa lahat ng nakaka-experience ng ganyan, ang nangyayari kasi ay possible na merong air bubble dyan sa inyong mga tank ng inyong mga ink. Eto no, meron tayong ipapakita na video na ganyan. Mapapansin nyo na yung inyong mga printer or yung mga ink ninyo ay nagkakaroon ng hangin or hindi nakakapaghigop ng magandang ink. May experience nyan or mararanasan nyan kapag ka ginagamit nyo yung printer nyo ng madalas na kahit kulang na yung inyong mga ink. At kapag magsasalin kayo, no, make sure na walang mga bula-bula. Kapag ka ginagamit nyo yung pagsalin nyo ng pigment ink, mapapansin nyo kasi may mga bula dyan. Tanggalin nyo yung mga air bubbles na yan. Ayan din yung mga nagkukos kung bakit nagkakahangin yung inyong mga printer, no, or yung mga naihigop nya, may mga hangin-hangin. Make sure na wag nyo gagamitin yung printer nyo kapag ka kulang na yung mga ink. Ayan, no. At saka kapag ka na-experience nyo yung ganito, pwede nyong buksan yung inyong mga printer at higupan nyo gamit yung syringe yung inyong mga ang tawag dito, yung mga cartridge niya. Yun yung ata yung tawag doon, nakalimutan ko kung anong exact term tawag yan sa mga bote-bote na ganyan, na may ink na ganyan, no, yung papunta sa head, sa printer head nyo, no. Pwede nyong higupan yan, madali lang naman baklasin yung mga printer ng mga Epson. Ihigupan nyo lang ng syringe, nakikita nyo naman dyan sa video na yan, dyan nyo lang banda ihigupan. At make sure kapag ka humihigup kayo ng ink ay huwag nyong ibubuga yung inyong mga syringe kasi may tendency na yung ibang kulay ay pumasok dun sa tank na yon, no. Make sure na pahigup lang palagi, huwag pabuga. Or mas safety na isa-isang kulay, isang syringe ang gagawin nyo. Kung ayaw nyo namang magkalas, meron tayong video nasa description. Ayan, no, panoodin nyo na lang. Kailangan nyo lang mag-ink charge. Pero bago kayo mag-ink charge, higupan nyo na lang din muna yung inyong mga waste hose, yung waste tank ninyo, yung external waste tank, para sure na sure na hindi nyo na ma-experience to. At after nun, kailangan nyo mag-ink charge gamit yung mga resetter. Kung hindi kayo marunong mag-backlash, ganun yung gagawin nyo. Gamit kayo ng resetter para mag-ink charge. Kasi ang mangyayari, kapag nag-ink charge kayo, yung mga unang ink na nandun ay ibubuga niya lahat yon, tapos hihigup siya ng panibago para mawala yung mga bubbles. Kung hindi kayo marunong nun, pero mas maganda pa rin na yung babaklasin, no, yung ginagamit yung syringe. Pero okay lang din, maalin lang dun. So ayun, kaya nyo na-experience to kasi may mga patlang-patlang yung mga hose. Pagka nagpiprint kayo, kulang-kulang yung mga ink, maaaring wala nang charge yung magenta na kulay, hindi na puno. So na-experience nyo talaga yung ganito kapag nag-print kayo ng pangalawa, medyo maputla, pero sa una maganda. So ayun, sana natutunan nyo at naintindihan nyo yung explanation ko, no. At kapag talagang hindi na gumana yung mga ganon na peaks, maaaring sira na yung inyong printer head or maaaring barado lang yung inyong mga printer head. Case to case basis lang talaga kung bakit nyo to na-experience. Pero mas lamang talaga yung mga air bubbles kaya nagiging ganito. Kasi nga hinihigup nila, wala silang mahigup na kulay, kaya kulang yung kulay na mapapansin nyo sa output. So ayun lang, mabilis lang na tutorial to at mabilis lang na share tips.
So meron lang akong ginawang video nito, no. Panoorin niyo na lang, nasa description lang din, kaka-upload ko lang din 'yan nung nakaraan. Ayun, no. Makikita niyo maputla dito sa una, matingkad. Possible nito yung magenta niya, may mga air bubbles dun sa na papunta dun sa kanyang printer head. Or kulang na yung ink niya ng magenta, kailangan na mag-ink charge or pwede niyang higupan na lang gamit nga yung syringe. So ayun, kahit na paulit-ulit tayo, sana natutunan niyo. Like, share and subscribe. Kung gusto niyo mag-order ng resetter, kahit anong model, no, PM nyo lang ako. Murang-mura lang. Bye-bye.